Amazing day mga ka-GMC. Ayan, so kung kayo naghahanap ng pang-service sa school, ayan, sa mga pantrabaho, nahihirapan doon sa, kung sa malaki nasa inyo yung mountain bike. Ayan, so try nyo tong isa sa folding bike natin. Ayan, alam naman natin yan, yung folding ay nagpo-fold, no? Ayan, si Betapry, isa sa pinaka-budget na folding bike sa atin. Sulit na to, lalong-lalo na sa mga commuter, na so kung pwede nyo nga isakay doon sa bus, sa MRT, sa likod ng inyong kotse. Ayan, so ito si Betapry natin, size 20 na folding bike. Ayan, so pag-usapan natin yung presyo nito tsaka yung specs. So umpisa na natin, let's go. Good day mga ka-GMC. Kayo ba'y nahirapan mag-service sa school, no? So naghahanap kayo ng pwedeng-pwede nyong gamitin. Ayan. So ito, si folding bike. Ayan. So yung bikes natin na napo-fold. Ayan. So brand nito ay Beta. Then model niya ay Betapry. Ayan. So check natin kung ano nga ba yung advantage nito sa mga normal na mga mountain bike natin. Ayan. So kung kayo mga nahirapan din, sumampa doon sa mga mountain bike natin, ito na po yung sagot sa inyo. Ayan, yung folding bike natin, 20ER. Ayan, so fit to all po ito. Adjustable yung kanyang seat post. Alloy frame po ito. Okay, so ito yung naka 1x8 speed din. So umpisan na rin natin, i-bike check. At saka i-price update itong Betapry folding bike. Ayan, so ito. Ito yung 2023 model niya, no? 2023-24 model ni Betapry. Ayan. So ito, two-tone color. So black, then gray. So maraming kulay ito na lumabas. Merong mint green, tapos black-red. Ayan. So ito, black with gray naman yan. So ito, yung pinaka-frame niyan. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo may pag-curb dyan. Dito ay Beta ang brand niya. So alloy na po ito. Then 6061 alloy material. Then ito yung fold niya dito. So ito yung lock niya. So pa-press niyo lang to tapos release, no. Ayan. So. And then ayan po. So na-release na siya. Yung lock naman niyan. Ayan. So medyo matigas talaga 'yan kasi kailangan diyan stable. So meron na rin yan lagayan ng battle cage dito sa kanyang top tube. Ayan, yung mapapansin niyo. Ayan. So alloy po ito yung pinaka frame niya. Then glossy type. Ayan yung color niya. Quick release yung kanyang seat post. Ayan po, kulay red, no, yung kanyang seat clamp. Size naman ng seat post niya, 33.9. Ayan, kung mapapansin niya, 33.9. So mahaba yan. So kahit kayo yung mga nasa 5'8, so pwedeng-pwede nyo siyang gamitin. Kanyang saddle ay Beta rin ng brand. Ayan po, no. So yan, so Beta. Yung kanya namang pedal, ball bearing yan, stock. Pero ito ay folding din. So napo-fold po ito yung kanyang kanyang pedal. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang crank. Sa crank niya ay 52 teeth. Then ito ay alloy, si Beta na rin po yung brand niya. Silvering yung kanyang bottom bracket. Ayan, square type. Then ito 52 teeth. Ito yung nagustuhan ko dito. Meron siyang guide, no. So ito talaga yung mga folding bike. So naka 1x talaga ang folding bike. Kasi meron mga lumabas na mga budget folding bike. Na yan ay mga 3x. Yan, ito ang folding talaga ay naka 1x. So maganda dito kasi naka 52 teeth na siya. So ahon na po talaga to, panlaban nyo. So may guide na rin yung kanyang chain para hindi siya agad-agad mahuhulog. So yung kanyang crank arm ay Beta. So ito ay kabran niya talaga. Then ito ay naka 8 speed, naka sensor reflex. Ayan po, kung mapapansin nyo, sensor reflex yung kanyang RD. Yung reflex yun yung nakikita natin dun sa mga road bike. Ayan, so yung kanyang RD. So ito ay cassette type, 8 speed, 11 to 32 teeth. Ayan po yung kanyang sprocket. Then ito ay 8 speed, so bilangin na rin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Hub na ginamit sa kanya ay meat. Ayan po ay alloy. Then ito ay cassette type. Rim naman niya ay triple wall alloy. Then gulong na ginamit sa kanya ay 20x1.75. Ayan po, kung mapapansin nyo. Ayan, so pass rolling. Siyempre as folding, di naman kailangan natin ng mga pang off-road, no. So yan talaga, pass rolling talaga yan sa folding. So meron niya rin yung kasamang mud guard.
So harap likod yan, no? So yan po yung sa harap niya. Ito naman yung kanyang sa likuran. Ayan. So ito, dito naman tayo sa kanyang harapan. So ito yung binago dito, no? Kasi meron niyang unang version, yung Beta Fry lang. So ito kasi ay naka-keeper edition na. So ito yung pinaka-latest. So meron yan dito. Yung mga unang labas, alam ko wala yan dito. Yung pwede mong lagyan ng basket. Nasa sayo kung gusto mo siyang lagyan ng basket. So meron siyang tornilyuhan. So may nabibili niya man siguro niyan online, yung mga basket na yan. So ito, folding din po yan dito sa kanyang handlebar. Ayan po dito. So ito, yung headset nito ay ball bearing pa, pero ay size 44-44. Ayan, yung kanya namang dito, yung kanyang parang stem niya, ayan to ay bakal pa, pero ito, yung nasa loob niya ay alloy. So yung handlebar niya. Ayan, yun dito. Then ito, bakal pa po ito, handlebar niya. So standard naman ang size niya. Then Senza MX8 yung kanyang shifter, 8 speed, syempre dapat tugma dito. Ayan, Senza Reflex MX8. Ayan, so hydraulic na rin yung preno niya. Ayan po, kinagandahan yan, upgraded na yung preno. So hydraulic na. So handle grip naman niya, ang kinagandahan ito malambot. So hindi siya masakit hawakan, o lalo pag na tumagal-tagal ka na magbabike. Meron na rin sa kasamang bell. Ayan, medyo matining, no? Ganda. So adjustable na rin yung taas nito, yung kandang handlebar. Ayan po yung pinaka-max niya. So medyo mahaba-haba naman siya. Ayan. So ito ay alloy. Ito bakal to. Pero mostly naman lagi bakal yan. Ito naman yung fold niya. So release lang po ito. Ayan. Then para ma-fold nyo. Okay. So yan po yung headset niya. Then dito naman yung lock. So ito, double lock lang ito. Yung isa. Support lang yan. Ayan po, double lock dito. Para hindi agad-agad matanggal. Kahit nakalock yan, pero meron kinagandahan nito, may double lock siya. Para hindi agad matanggal, no? So, ganun din yan dito. So, kailangan mo kasing hilahin yan dito bago mo i-release. Ayan. So, naglalock talaga siya. Dito naman, siyempre, quick release yan. So, adjustable naman yung taas niya. Siyempre, nakadepende yun sa reach nyo. Ayan. So, dito, ganun din. Quick release. Diba? So madali siyang i-adjust, depende sa height na gagamit. Okay, so fork naman niya, so standard fork niya, Beta. Ito ay mga steel pa. And meron niya rin yung kasamang mudguard. Okay, pero kinaganda kasi nito, yung gulong nito, harap likod, ay naka quick release na. Ayan po kung mapapansin nyo. So ano, madali siyang gamitin, tanggalin, ganun din. So naka disc brake na rin yan, 160mm yung kanyang rotor. Then camrose hydraulic, gaya nitong sabi ko kanina. Okay, so dito ang kinagandahan nito, meron yung magnet papunta dun sa kabila. Now once na ipo-fold nyo, ayan o, so didikit yan dito. Okay, sa kanya namang cabling. Ayan, sa cabling nya, so maganda naman. So malinis naman siya tignan. So meron na rin kasama ditong guide sa mga kanyang cost, no? Ayan, so dito. Ito syempre yung preno niya sa unahan, dumaan yan dito sa kanyang port. So lagi naman ganyan. Doon yung kanyang shifter, ay natanggal natin. So tsaka yung preno sa likuran, ayan po, ay nasa ilalim ng kanyang tube, no? O yung kanyang frame. Ayan. So ito, yung presyo niyan dati, no, nung unang labas ito, yung Beta Fry, yung hindi pa keeper edition, ay 9,800. So ngayon, magkano na nga ba yung presyo niyan? Presyo niyan ngayon, ayan, 8,900. Ayan yung po yung SRP niya, credit card, TikTok, Shopee, available po yan. So 8,500, cash pick up, no freebies. Si Beta Fry, keeper edition natin, ay folding bike. Na pwede mo siyang dalhin kahit sa MRT. Ayan, so pwede mo rin siya ilagay dun sa likod ng inyong mga kotse. Ayan po, pwedeng-pwede yan. Sa presyong 8,500, meron ka ng folding bike na gawa ni Beta. Okay, so comment down below kung nagustuhan nyo yung labas ni Beta na folding bike.